palakpak sa Diyos na buhay. Glory to God. Hallelujah. Praise the Lord. Okay po, let's pray. Father, we thank you for this wonderful day, Lord God, na ibinigay mo po sa amin. Thank you, Lord, at kami po ay mag-aaral ng iyong salita. Lord, I pray for your wisdom and understanding, Lord God, as well as the anointing of the Holy Spirit, Lord, sa bawat isa na nandito at maging yung mga nakakonek po, Panginoon, at maging ang iyong lingkod. You must increase and I must decrease. Thank you, Lord God, at kiniklaim namin ang katagumpayan ng pagpapahayag ng iyong salita. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Upo ng masaya, yan, glory to God. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang Diyos, yan. Napakahalaga na meron po tayong relasyon sa Panginoon. Nakilala natin siya, hindi lang sa nguso, kundi sa puso talaga at sa kanya, sa pamamagitan ng kanyang salita. Mahalaga po na meron tayong relasyon sa Diyos. Amen? And success starts on Sunday. Kaya obserbahan niyo po. Pag ito'y naging totoo, ang pagsamba mo, pag-attend mo, alam mo, kakaiba ang buong linggo mo. Amen. Kaya success starts on Sunday. Kaya nga, lagi mong sisimulan. Kasi ang week po ay nag-start ng Sunday. Hindi po last day ang Sunday, kundi first week of the day, first day of the week, I mean, is Sunday. Kaya Sunday, success or breakthrough starts on Sunday. Kaya simulan mo sa tama. Amen po ba? Praise God. At magiging kakaiba ang linggo mo. Hindi ko sinasabing wala ng problema. But the thing is, ibang usapan, yung may problema ka nga, pero may Panginoon ka na sumusubaybay, nag-iingat, nag-guide, nag-gagabay. Amen. Kaya mahalaga po yon. Kaya pahalagahan natin yung relasyon natin sa Panginoon. Kaya nga hindi po religion ang kailangan. Ang kailangan po, relasyon. Kaya pag kayong mga atin dito, ay hindi ka nagpapalit ng religion mo, kundi nag-aayos ka ng relasyon mo sa ating Panginoon. Amen? And we believe na ang direction nga na ibinigay ni Lord sa atin ngayong year na ito is a break manifestation of breakthrough believers. O kaya nga, be a breakthrough believers. Praise God. Hallelujah. At pinag-usapan natin dito ngayon na kung saan ay nasa number 3 na tayo, yung characteristics of breakthrough believers. Ang breakthrough believers, number 1 kasi breakthrough believers are people of what? People of? Ayun. Tandang-tanda nung iba. Number 2 is, breakthrough believers are people of? Faith. Yan. Faith, hindi fake. Yan. Praise God. And number 3, nung last week, pinag-usapan natin yan, breakthrough believers are people of passion. Praise God. Pinag-usapan nga natin yan, sabi ko last week, hindi dahil sa Holy Week. Passion yun, hindi yun passion. Ha? Ayan. Praise God. Breakthrough believers are people of passion. At ulitin ko po ito, praise God. Susundan pa natin yan, part 2 ito. Yan. Breakthrough believers are people of passion, part 2. Yan. Dapat ay dapat kasi pag believer ka, dapat passionate ka. Praise God. Hallelujah. Amen ba? Sabi ng Exodus chapter 34 verse 14, nakikita niyo rin po 'yan. Praise God, maging yung mga nakakonek, 'yan. NLT version, New Living Translation. Ang sabi po doon, "You must worship no other gods, but only the Lord, for he is a God who is passionate about his relationship with God." Listen carefully. Ang Diyos na ating sinasambang Panginoon, na ating pinaglilingkuran, sabi niya, he is a God who is passionate about his relationship with us. Sama na natin sarili mo dyan. Hindi lang you, kundi us, tayong lahat. Passionate siya saan? Sa relationship sa atin. Kaya nga, kung ikaw ay in love, dapat two-way po yung relationship eh. Mm. Hindi pwedeng mahal ka niya, pero mahal mo ay iba. Alam niyo yung kantang yon? Mahal kita, mahal mo siya, mahal niya ay iba. Iba ang tono yata. Mas mapalad ka, mahal kita. Saki walang nagmamahal. Yun, nagsentimiento na. Nagsentimiento na. Yan. Nagsentimiento na. Yan.
Hallelujah. Eh, mahilig din po ako sa ano eh, sa yung love song noon ah. Pero ngayon wala na, putol-putol na eh. Simple lang 'yon eh. Diyan na in love sa akin si Pastor eh. Yeah. Lalo na yung honesty. Honesty is such a lonely word. Billy Joel, I can find a lover. Pwede ring local, di ba? Ray Valera. Ayan, pag nakikita ko yung kakantahan ko yung misis ko, no? Magkikita tayo, kinakabahan ako. Ayan. Ano ba? Nakalimutan ko tuloy yung susunod. Hinahanda ko pa ang sasabihin ko. Ayan. Sinisiguro ko na ako'y hindi magkakamali itong nadarama. Kailangang malaman mo. Ayan. Praise the Lord. Glory to God. Kaya dapat, ganun din tayo sa Panginoon. Ito yung relasyon na talagang dapat hindi nasisira. Ito yung relasyon na dapat pinapahalagahan. Kasi ito yung relasyon na forever. Praise the Lord. Amen po ba? Yan kaya. Hallelujah. Kaya kung may nagsabi man sa iyo na mahal kita, magpakailanman, hindi totoo yun. Lahat dito sa mundong ibabaw na ito, ayan o, lahat ay temporary. Isa lang po, ang eternal, ano po yun, yung pong relasyon natin sa Diyos na buhay. Praise God. Amen? Biruin mo, passionate siya. He's a God who is passionate about His relationship with us. Praise the Lord. Amen ba? Passionate ka rin ba? Oh, passionate ba yung relasyon mo sa Panginoon? Yeah. Praise God. Ang mga passionate kasi, hallelujah, ay, nako, may problema o wala, sasambayan sa Diyos. May pera o wala, sasambayan sa Panginoon. Umuulan o hindi, sasambayan sa Panginoon. Saan? Sa pamamagitan ng ano? Online. Yeah. Praise the Lord. Glory to God. Pag ka ba, yung mahal mo sa buhay, magpahayag ka na, andyan lang naman, sa ibang barangay lang, tapos online na lang kayo mag-uusap. Praise the Lord. Sa online lang. Yan. Sabi mo nga sa katabi, Praise the Lord. Yan ha. Oh. Another verse. Zechariah chapter 8, verse 2, NLT. This is what the Lord Almighty says. My love for Mount Zion. When you say Mount Zion, it is a picture of a church. Kaya every time masasabi Mount Zion, picture yan ng church. Kaya church ang tinutukoy. My love for Mount Zion or my love for church is passionate and strong. Praise God. Ano yan? Yung relasyon, passionate. Ngayon ay ano? What? Passionate and strong. Dapat kasi ang relationship strong. Amen. Praise God. Walang makakasingit na third party. Yan ang matibay, maayos na relasyon. Amen? Praise God. Para sa akin, sabi ko sa misis ko, ikaw ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa. Sa lahat ng nakikita kong mga babae, hindi yan babae. Ikaw lang. Ganun din tayo sa Diyos. Walang ibang Diyos, siya lang. Matibay dapat ang relasyon natin na kahit may problema. Kaya nga iba-ibang kanta na, 'di ba? May mga kanta tayo, kahit na may problema, ay kayang-kaya ko sa gitna ng pagsubok. Pasensya na kayo, frustrated singer ako eh. Oh, kaya kakantahin ko talaga. Ako ay sasamba, magpupuri sa iyo. Frustrated tamburiners din eh. Praise God. So, I am consumed with passion for Jerusalem. Mga kapatid, pinahalagahan tayo ng gusto ng Panginoon. Minahal tayo ng lubusan ng Diyos. Kaya nga niya, binigay ang buhay niya sa atin eh. Oh, kaya, praise the Lord. Ang breakthrough believers are passionate people. People of passion. Praise the Lord. Amen ba? Kaya wag mo ipagpapalit saan man ang Panginoon. Praise God. Hindi yung dahil sa nagkaroon ng pandemic, tigil ka na. Alam nyo, lumabas yung mga totoong may pananampalataya sa Panginoon, nagkaroon ng pandemic eh.
Nung una, same sa amin, magandang nangyari dahil ano, praise God, naabot yung, biruin mo, may umaaten ng nasa Luzon, nasa Visayas, nasa Mindanao. Pero matindi, yung mga nandun na malalapit, nung nagkaroon ng face-to-face na wala. Natira yung, asan? Yung nasa online. Oh. Pero unti-unti, nawawala din. Bakit? May katwiran yung nasa online. Anong katwiran na nasa online? Mahina signal. Wala po akong load. Yan. Oh, praise God. May mga ganong katwiran eh. Yun ay hindi katwiran yun. Katokwiran yun. Huwag ganon. Kaya sabi mo sa katabi, huwag ganon. Huwag ganon. Huwag ganon. Oh, sulat nyo nga rin. I-comment nyo rin. Huwag ganon. Comment nyo. Yung mga nasa online ngayon. Ang online natin, dalawa eh. Yan, oh, live ngayon, saka mamayang 7 p.m. Yan. Praise the Lord. Hallelujah. Ayun. Okay, as passionate people, we must be passionate to do what? To do the vision. Point number one yan. Oh, kung some breakthrough believers are people of passion, eh saan tayo magiging passionate? Passionate in doing the vision. Amen. Lahat, bawat isa rito, dapat may pangarap. Amen ba? Ang pinakakawawang tao ay yung taong walang pangarap. Huwag kang mag-aasawa ng tao o ng lalaki o ng babae na walang pangarap. Kawawa yan. Praise God. Kaya tayo, passionate tayo, saan? Nagginagawa yung vision. We have a corporate vision. Praise God. Anong corporate vision natin? Win souls and make disciples. That's our corporate vision. At dapat isa lang ang tinatakbo natin. Kasi kung iba-iba ang tinatakbo natin, iba-iba ang vision natin, mangyayari yan, subdivision. Yan, walang mangyayari. Kaya nga dapat one direction. At ang direction natin, to win souls and make disciples. Habang nandito tayo sa mundong ibabaw na ito, habang buhay ka, ang trabaho, ang assignment mo, ang task mo ay ano, mag-share ng gospel. Hindi dapat ikahiya ang kanyang salita. Hindi dapat ikahiya ang ating Panginoon. Our passion must be on the vision that God has given. And ano yun? Great Commission. Make disciples to all nations. Oh, eh, but the thing is, how can you make disciples if you will not win souls? Kaya we need to win souls. Oh, and then, make disciples. Glory to God. Kaya nga po in-embrace natin yan. Simula nung nakapag G12 po tayo, in-embrace natin yung vision po na yan. Na kung saan ang pinaka-goal that every believer must become a leader of leaders. To be honest, ako po ay wala rin pangarap na magpastor at wala yun sa pangarap ko. Pero si Lord ang nag-ayos nito. Praise God. Kasi ang pangarap ko ay ano, to see the word and to taste the word. Walang biro yan. Bata pa ako, nandun na sa isip ko yun. Oh, to see the word and to taste the word. Kaya nga, chinalens ako ng parents ko. Kasi sabi ko, ang parents ko ay salat sa pinag-aralan. Grade 2 ang tatay ko, grade 6 graduate ang nanay ko. Kaya gusto nila makapag-aral kami, nakapagtapos kami. Nakagraduate po ako. And my ambition is, ano, to see the word and to taste the word. Kasi ako po yung isang taong lakwatsero. Kaya nga, hindi pa ako tapos, naglalakwatsa na ako. Pero sinimulan ko po, inayos ko po. Elementary po ay consistent honor student po ko. First honor, hindi yan pagyayabang. Praise God. Ang problema ko nung high school, dahil nagloko ko, nagsimula ko nung magkaroon ako ng fraternity. Muntik, masira. Pero nabalik ko, pagdating ng college, inayos ko po. Lalo na kasi hindi na ako pag-aaralin eh. Kaya yung first sem ko, inayos ko po. Praise God. Yung second sem ko, ay ano, naglolo ko, pero nag-aaral. Kaya, mix na yun. Naglolo ko, pero nag-aaral. Bakit ko sinabing naglolo ko, pero nag-aaral? Eh, kasi nag-aaral po ako. Kasabay ng paglolo ko. Bakit? Nag-aaral, nagsasauna bat. Nag-aaral, naglalakwatsa, pero hindi ko pinabayaan ang pag-aaral ko. Yung iba naman, pumapasok, pero hindi nag-aaral. May kilala kayong ganun? Pumapasok pero hindi nag-aaral. Pumapasok ka? Nag-aaral ka? Hindi.
O, hindi ganon. O bakit? Kasi may pangarap ka eh. Kaya nung college ako, may pangarap na ako na kailangan matapos ko ito. Kailangan, ganyan. Praise God. Hallelujah. At ayaw ko po, dahil nakita ko po, pinagsisikapan ako ng magulang ko pagkatapos hindi ko tatapusin. Yan. Pinagsikapan ko. Kaya mga estudyante rito, naku po, hallelujah. Eh, bigyan nyo ng halaga yung binibigay na pagpapahalaga ng inyong mga magulang sa inyo. Praise God. Amen ba? Huwag kayong magalit kung stricto, stricta, disciplinarian ang parents nyo. Ipagpasalamat nyo po yan. Ako po, disciplinarian ng father ko. Nakapagloko pa rin. Pero the thing is, pinagpasalamat ko po yun. Hello, amen? Kaya, ang passion natin ay ano, saan? Sa vision, sa pangarap na ibinigay ng Diyos. Praise God. Hello, amen? Bago umakyat si Jesus sa langit, ay binigay niya yung Great Commission. Make disciples to all nations. Purihin ng Panginoon. Amen? Kaya, passionate people are visionary people. Kaya ikaw, hindi ka lang basta haaten. Kung talagang nakilala mo ang Panginoon, nagkaroon ka ng buhay na walang hanggan, at langit ang punta mo, hallelujah, ikaw ay passionate. Pero hindi lang basta passionate, ano ka, visionary pa. Darating ang time, magugulat ka, gagamitin ka ng Diyos. I repeat, hindi ko pinangarap magpastor. Hindi ko po pinangarap. Pero tinawag po ako ng Panginoon. Imagine, sasakay na lang ako ng barko. Kasi nautical po nga ang aking kurso. Sasakay na lang ako ng barko, hindi ko itinuloy, nag-decide ako. Praise God. Hindi dahil sa may girlfriend na ako. Ha? Hindi ko itinuloy, nag-decide ako, maglilingkod ako sa Panginoon. Karanas ako ng persecution. Pero itinuloy ko ang paglilingkod ko sa Panginoon. Bakit? Hey, binigay niya buhay niya sa akin, tapos hindi ko man lang siya paglilingkuran. Naging passionate ako doon. At meron ako naging vision din. Darating ang time, hallelujah, doon na napasok at naging, nagkaroon na ng halaga sa akin, yung calling ni Lord sa akin. Magpapastor ako. Purihin ang passionate people are visionary. Amen? Amen. And visionaries are unstoppable. Amen. Pag sinabing visionary ka, stoppable yan. Praise God. Hindi ang pahintulutan na kung saan, ng anumang mga bagay na kung saan, yun ang magpapahinto sa kanya. Kaya nga pag may pangarap ka, kapatid, maraming mga dadaanan na hindi maganda. O, diba, gusto mong maging doktor. Oh, marami kang dapat i-overcome. Dahil hindi biro ang pagiging doktor. Eh kung gusto mo maging doktor ng madali lang, 6 months lang, pwede. Albularyo. Pwede. O kaya, kung gusto mo naman, ilang buwan lang, ano yun? Pwede rin. Pero hindi doktor, konduktor. Yan. Kaya nga, may mga dadaanan. But the thing is, dahil sa gusto mo yun maging, lahat ng yun, i-overcome mo. Kaya nga, visionaries are unstoppable. Amen. Amen? Praise God. Kaya magkaroon ka ng vision. Praise God. Hindi lang, saan ka pumunta? Sa langit. Oh, tapos, wala na. Hindi ganun. Boring ang relasyon na yun. Kaya nga, pag kayo mag-ready na kayo, tapos na kayo sa pag-aaral, nagtatrabaho na kayo, at tamang edad na kayo, at gusto niyo nang lumagay sa sabi, tahimik. Kung hindi madaldal misis mo. Praise God. Pag sabi, lalagay na sa tahimik, praise the Lord. Eh, magkakaroon ka ng pangarap. Kaya ako, may pangarap ako eh. Tanongin niyo, misis ko, totoo ito. Gusto ko maraming anak. 12 talagang pangarap ko. 11 na lang ang kulang. Praise God. Kasi mas masaya. Kasi kami maraming magkakapatid eh. Mas masaya eh. Kung tutuusin eh. Oh. Ah, pagsisikapan mo yun, na maabot mo yun. Praise God. Amen? And passionate people are always on fire. Pag passionate yan, always on fire. Kaya nga hindi mahadlangan eh. Ang on fire, hindi matampuhin. Ang on fire, hindi nawawala. At lalong hindi nagwawala. Amen ba? Praise God. Amen.
Kaya, on fire saan? On fire, sharing the gospel. Praise God. Amen ba? Oh, praise God. Hallelujah. Yeah, si Gerald, basta umaten yan. Yan ang pinakamagandang sagot ng amen. Sana mahawa mo sila, Gerald, ha? Ayan. Ayan, praise the Lord. Hallelujah. Biro mo, binusalan na bibig. Bibig, kikibo pa rin yan. But di ka naman nagamin ngayon? Hindi naman kita pinatitigil eh. Oh, amen ka lang. Ayan, amen ka lang. Ayun, praise God. Kaya on fire tayo dapat saan? Sa pagsishare ng kanyang salita. Pwede ba, huwag kang tumahimik? Sabi mga sa katabi, pwede ba, huwag kang tumahimik? Kaya nga pag-uwi mo, huwag kang tumahimik. Oh, yung mga kasama mo sa bahay, share mo, saan ka galing? Huwag ka sa saan ka galing? Dun. Ha? Saan ka galing? Dun. Dun. Sabi ko nga eh, pag ako pastor nyo, pag may nagtanong sa inyo, huwag na huwag kayong sasagot dahil pag nakita ko kayo, hindi ko katutuan nyo. Sino pastor mo? Sino pastor mo? Gagawin mo ba sa asawa mo? Sino asawa mo? Ha? Sino misis mo? Sino mister mo? Yung iba naman, mahaba. Ayoko na nun. Ako, mapang-alahas ka ako nun sa mga top gun. Mapang-alahas ka ako nun. Ayun, top gun yan. Talaga, top gun. Bakit? Yung top niya, gun na. Mapang-alahas ka ako nun. Ngayon, hindi na ako nang-alahas ka nun. Bumalik sa akin eh. Bumalik sa akin yan eh. Sabi nga, Pastor Robert Bay nagsabi, taga Candelaria Quezon yan. Sabi niya, ikaw kasi, sobra kang mga alas ka sa mga kalbo nun eh. Praise the Lord. Bumalik tuloy. Pero, doon nga eh, sa iba sa alas kahan, hindi mahuhuli. Bakit sa pagsishare ng salita ng Diyos? Nahihiya ka. Sa kalukuhan, di ka nahihiya. Bakit sa pagsishare? Oh, yan, tanyo, bigla kayong tumahimik. Ano? Praise God. Dapat on fire, sharing the gospel. Amen ba? Praise God. Chinalenge ko, ang mga Mindoro, nandyan. May nakakonect na ba sa Mindoro? Praise God. Ah, nakapark na yung barkong sasakyan namin mamaya. Yan. Praise the Lord. Paalis kami mamaya, papunta kaming Mindoro. Chinalenge ko, kaya darating kami bukas ng umaga doon, pagdating ng hapon o ng araw, may gawain. Lunes may gawain, Martes may gawain, Miyerkules may gawain, after lunch uwi na kami. Sabi ko kasi 2 years na hindi nakapunta doon, ma-maximize namin yung oras namin, na bakit pa kami pupunta doon kung magpapahinga rin lang. Kaya walang pahingahan sa mga kasama, ha? Walang pahingahan to. Oh, praise the Lord. Glory to God. Baka sa mga naka ready na sasama ngayon, kung akala nyo ay tayo ay magpapahinga, hindi. Hindi. Praise the Lord. Hallelujah. Ma-maximize natin yung oras natin. Purihin ng Panginoon. Glory to God. Okay? Okay. On fire sharing the gospel. Hahanap tayo sa Bible na ano? Naging on fire sa pag-share ng gospel. Number one ay sino? Si Philip. Hindi yan si Garillo, ha? Praise God. Si Philip, paano nag-share, naging on fire? Papakita ko sa inyo. Tingnan nyo to, ha? Makapag-share. Ibang usapan mag-share to, ha? Bakit? Si Philip ay ano, nakarinig kay Lord. Nag-share siya sa pamagitan ng narinig niyang tinig o voice of God. Ha? Nag-share siya. At titingnan nyo, binigyan siya ng instruction ng Panginoon. Saan? Sa Acts chapter 8, verse 26, ang sabi, "Now an angel of the Lord said to Philip, go south to the road, the desert road that goes down from Jerusalem to Gaza." Ang kagandahan po nito ay ano, etong si Philip ay ano, nagsalita ang anghel ng Panginoon sa kanya, inutusan. Kaya nga, sana maraming maging Philip dito na pag inuutusan, sumusunod agad. Yung iba, lawit na ang dila nung nag-uutos. Di ba kumikibo? Praise the Lord. Yung iba, malat na, di pa kumikilos.
Kailan lang siya magre-response? Pag galit na, hindi ka kikilos yan. Yan, sakalang ano. May kilala kayong ganon? Ah? May kilala kayong ganon? Meron ba? Pag galit na yung nagbibigay ng instruction, sakalang kikilos. May kilala kayo? Ay, yung mga nasa online, may kilala kayong ganon? Ah? Praise the Lord. Oh. Ito yung utos. Go south to the road, the desert road that goes down from Jerusalem to Gaza. Verse 27. Ano sabi niya? So he started out. And on his way, he met an Ethiopian eunuch, an important official in charge of the treasury of Candace, queen of the Ethiopians. This man had gone to Jerusalem to worship. Ibang klase. Dahil sa utos ng Diyos na yun, ay ano, meron daw siya. Kasi binigyan siya ng utos, ng instruction sa verse 26. Ginawa niya sa 27, so he started out, lumabas siya. At along the way, ay ano, meron siyang nakatagpong isang Ethiopian eunuch. Ang Ethiopian, ito po yung mga Tiope. Hindi. Praise God. Pag sinabing eunuch, important official, VIP ito, in charge of all the treasury of country. Abe, VIP pala yun. Oh. Pabira. Dahil sa utos ng Panginoon at sumunod siya, biruin mo ang namit niya, VIP. Oh, praise God. Queen of the Ethiopians. Sabi niya, this man had gone to Jerusalem to worship. Huwan ba siya? May uhaw sa Panginoon para sumamba. Ang namit niyang ito. Ibang usapan. Kaya nga, first and foremost, ang marunong o on fire kay Lord, ang mga breakthrough believers, ang totoong sumasamba sa Diyos, ay ano, marunong makinig sa tinig ng Diyos. At kung ikaw ay nakikinig, marunong din sumunod. Amen? Para saan pa yung nakinig ka, tapos hindi mo rin susundin yung instruction? Praise the Lord. Amen? Oo. Kaya, learn to listen to the voice of God. In times of need or problems, listen to the voice of God. Bago ka pumunta sa mga iba't ibang mga problem, mga naakala mo'y solusyon, makinig muna, Lord, anong dapat kong gawin? Lord, tulungan mo ko rito. Sumasagot si Lord. Praise God. Amen ba? And because of that, verse 28, on his way home, was sitting in his chariot, reading the book of Isaiah the prophet. Ito po yung eunuch. Ethiopian eunuch. Ah, nakaupo daw. Ah, doon sa chariot, may binabasa. Ano yun? Book of Isaiah. Oh. Biruin mo, namit niya yun, nakita niya along the way. Hindi po yung aksidente. Ah. Alam mo, may mga bagay-bagay na nangyayari na kung saan namimit mo yung tao. Hindi yung aksidente, si Lord yun. Amen? Kalooban ng Panginoon yun. Sa totoo lang, itong bilang natin na to, wala naman tayong common denominator na mga common friends. Mutual friends. Kumbaga sa Facebook. Pero nakita-kita tayo. Oh. Si Gerald, hindi ko kilala yan. Kung saan, sa bundok ng Tralala galing. Hindi. Praise the Lord. Si Joy, lalong hindi ko kilala yan. Saan ko natagpuan yan? Oh, praise the Lord. Oh. Yan, si Cell Pines, ha? Hindi ko kilala yan. Oh, yan sila, Joy. Oh. Kung saan koral ko sila nakita. Oh. But the thing is, tingnan mo, si Lord na may kilos eh. Si Lord na may gawa eh. Si Lord pag kumilos, amazing eh. Matuto ko lang sumunod eh. Amen? Imagine sa kasama natin dito na tumutugtog na ngayon, nagigitara si Brother Richard. Biruin mo, taga Pilipinas, pero nagkita kami, saan kami nagkakilala? Sa Dubai. Grabe, ano? Praise the Lord. Sana marami pa tayong makilala sa US, sa Europe, ano? Para lang makilala. Susunod kaya tayo, puntahan ka daw, may kakilala ako, may papakilala ako. Intindi, no? Praise God. Pag Europe o kaya mga, lalo na Dubai, prominenteng lugar. Praise God. Pag Dubai, narinig, ay, maganda dyan. Hindi, magastos eh. Ay, standard of living, pambira eh. Praise God. Pero that my point is, pag sumunod ka, natuto kang makinig at sumunod sa Diyos. Pag natutunan mo yun, makinig
at naging seryoso sa pagsunod mo sa Panginoon. Wala na. Kala ko nakalimutan nyo na yun. Wala pa rin pala. Wala na eh. Hindi, tandang-tandahan nyo pala yun eh. Tandang-tandahan nyo pa rin yun eh. Tandang-tanda pa rin pala yung style kong yun. Kala ko makakaisa ako. Ako palang naisahan. Sa online kaya. Wala. Yung walang... Ala pala eh. Ala, natandaan na pala yung style kong yun. Praise God. Naalala ko eh. Meron yung mentoring to sa, no, mentoring ito sa, nung last mentoring na pumunta kami nung March sa Muñoz Nueva Ecija. Kasi may mga pastors na pumunta doon eh. May iba. Taga Talavera. Praise God. Tapos nung ano, inimbitahan ni Bishop Larry Ninong ni Charmaine. Pumunta naman doon. Tapos sabi niya, taga Talavera kayo. Tapos nung tinanong, nagtanong, sabi ko, nagpunta po ako dyan eh. Nangkandak mo kami dyan, ng Penby. Ganyan. Ah, talaga? Oh. Saan? Sa Four Square Church. Eh, kaya, ano yung Penby? Di, pinaliwanag ko. Eh, umatid po ako eh. Sabi ko, ako po yung nag... Sabi ko na nga ba nakita eh. Sabi ko, oh, itong mukhang to, kalat talaga ito. Nakita ko na kayo. Kayo ba yung nagturo? Oo. Oh, grabe. Sabi ko, ang sakit ng tiyan ko doon eh. At higit sa lahat, sabi niya, buhay na buhay yung nakinig sa inyo. Ipinost niya po yun. Nang pinost niya, may nag-comment doon. Kilala mo si Pastor Sars? Mm. Ayan yung nanggugulat. Yun nang po. Ayan yung nanggugulat. Doon ako nakikil. Yan yung nanggulat. Sabi niya, ganun. Eh ngayon ginawa ko, hindi kayo nagulat. Ka-ready na kayo. Alam nyo na eh, no? Praise God. Kala ko kasi, yan. Praise the Lord. Wala na, kalimutan nyo na lang yon. Verse 29. The Spirit told Philip, ayan oh. Una, sinabihan siya ng anghel ng Panginoon, napunta doon, sumunod. At ngayon, again, binigyan siya ulit. Marunong makinig eh. Oh, marunong makinig. Sabi, go to that chariot, stay near it. Sometimes, meron tayong mga, may ibinibigay si Lord sa atin na sisheran. Hindi pala lahat ng sisheran mo, kilala mo. May mga pagkakataon na kung marunong tayong makinig, ang sisheran mo, hindi mo kilala, but the thing is, si Lord ang magpapakilala. Kasi sabi niya, go to the chariot, stay near it. Kung yung kilala mo, hindi... ay pinapasiran ni Lord sa'yo at hindi mo pasiniran. Eh, how much more kung hindi mo kilala? Ito hindi niya kilala eh. Eh, pero masunurin lang. Oh, praise the Lord. Amen ba? Amen. Lalo nang, sharean mo yan. Sino? Oh. Eh, paano ko? Yan yung nangangampanyang yan. Oo, yan. Kaya, matuto tayo na makinig sa Panginoon. Kasi sabi niya, puntahan mo siya sa chariot oh. Isa totoo lang, kung iba-ibang tao yan, medyo, ano eh, maging alok. Bakit? Ayoko, bigatin yan eh. Ayoko, bigatin yan. Subukan mo na ba na mag-share ng mga bigatin? Alam mo, pag inutusan ka ng Panginoon, gawin mo. At ikaw na rin magkusa. Nakita mo bigatin yan, Lord, utusan mo ako, pupuntahan ko na siya. Oh, pwede naman yun. Sharean mo, boss mo. Sharean mo, teacher mo. Group mo. Praise God. Sharean mo, isa sa pinakamatinding bigatin na sisharean mo, yung persecutor mo. Hindi ako naniniwala dyan. Yun ang sharean mo. Hello? Amen? Amen. Kaya nga, learn to listen to the voice of the Lord. Kaya binigyan siya ng ganun instruction. Eh, ang on fire, hindi umaayaw. Kasi breakthrough believers, hindi umaayaw yan. Kaya pagdating ng verse 30, sabi niya, then Philip ran up to the chariot and heard the man reading Isaiah the prophet. Nung ginawa ni Philip, tumakbo siya. Saan? Papunta doon sa chariot. Sinabayan yung chariot habang siya, ay ano, yung chariot, yung mama, yung pong eunuch, Ethiopian eunuch, ay ano, nasa chariot siya, nakaupo, nagbabasa. Eh sabi ni Lord sa kanya, habulin mo. Grabe oh. Oh. Kaya yung chariot, mundar. Tapos sabi, hinabol niya. Tapos sabi niya, habulin mo, kausapin mo. Narinig niya kasi, nagbabasa. Kausapin mo. Sabi niya, do you understand what you are reading? Philip asked.
Kaya, nung sinabihan niya yung chariot, sabi niya, naintindihan mo ba yung binabasa mo? Ang grabing passionate to, on fire na on fire. Praise God. Hallelujah. Pwede palang ma-sharean yung alin, kahit yung nasa sasakyan, samantalang ikaw hindi nakasakay. Nakasakay sa aeroplano. Sunod mo, share mo. Ang bira yan. Nakabike. Abi, ano ba? Nakamotor. Inutusan ni Lord. It seems weird. Pero obedient ito. Ang Philip na ito. Amen? Ikaw, hindi mo nahahabulin. Hindi mo nahahanapin. Nasa bahay mo na. Sisharean mo lang. Oh, praise God. Amen? Border nyo na. Sharean mo. Oh, border nyo na eh. Sharean mo. Praise God. Ano? Yung mga riders, sharean mo. Yun. Praise the Lord. Maging madaldal tayo. Oh, praise God. Amen? Bakit? Hindi naman nakakahiya yung sishare mo eh. E di lalo na kung kapamilya mo, kabagang, katribo. Sharean mo. Kang mahiya. Oh, kang matakot. Tatandaan mo, pag ang sinishare mo, ang salita ng Panginoon, gagabayan ka niya. Hindi ko po alam kung anong sasabihin. Si Lord ang mag-guide sa'yo. Tandaan mo yan. Amen? Ako dati, hindi rin naman ako marunong magsalita. Utal-utal pa. Lalo na, pag alam nyo, pag may kilala kayong pangkasina na puro talaga, malalaman niya, utal-utal. O, pero madaling malaman yon kung ano yon. Kausapin nyo lang si AJ. Kausapin nyo si AJ. Sabi ko, pangkasinan ka ba, AJ? O, ilan to? Tatlo. Pangkasinan yun, pangkasinan yun. Yung may kinakain na letra. Parang toko, tatlo. Yan, ganyan. Yan. May kinakain na letra, pangkasinan yun. Kaya ako pag oras na ganun, hindi ko na tinatanong ang tanong kung taga saan siya. Ang sabi ko, saan ka sa Pangasinan? Sasabi niya sa akin, paano mo nalaman? Sabi ko, hindi obvious eh. Hindi obvious eh. Andan mo yan eh. Kaya ako pinagtatawanan ako rito. Nung nag-transfer ako grade 1 to 4 sa Pangasinan ako nag-aral, grade 5 nag-aral ako rito. Pinagtatawanan ako. Kasi, yung aking punto eh. And besides that, kasi sa amin, yung matigas, pinalalambot, yung salita. Yung malambot, pinatitigas naman. Pag nagbilang kami, 1, 2, 3. Apa. 13. Yan. Mga ganun ba? Oh, tapos may punto. Pinagtatawanan ako. Pinagtatawanan ako. Naku, katakot-takot yan. Naalangas ka pa naman. Oh, tapos pag oras ano, sasabi ka, payakan o! Sasagot ako, konti lang. Pero wala kang pakialam. Kaya nga sabi ko, lakas ng loob. Pinagtatawanan ako talaga. Sa totoo lang, mag-isa ako, lahat man naman sila. Praise God. Yung teacher ko sa math, ewan ko kung buhay pa po siya. Kasi hindi ko alam kung ano eh. Teacher ko sa math noon ay magsi-60 na at that time. Praise God. Matandang dalaga. Pero favorite subject ko, math. Ako pag sumasagot ako, ilan to? 7, 11. Pinagtatawanan talaga ako. Ganyan-ganyan. Pero biglang tatayo, ay magsasabi yung teacher ko sa math. Sabi niya, si Damias, mali ang pagkasabi, pero ang sagot, tama. Kayo, tama ang pagkasabi nyo, ang sagot nyo, mali! Tatayo ako, ano kayo? Praise God. Kakampi ko, teacher ko. Kaya, huwag kang mahiya. Sabi niya, baka magkamali ako eh. Huwag kang mahiya doon. Lalo na pag si Lord ang nag-guide sa'yo. Huwag may kahiya. Amen? Amen? Biro mo, sinapayan niya yung chariot. Sabi niya, do you understand what you are reading? Kaya, ngayong week na to, maghahanap ka ng sasabayan mo. Praise God. Nano, shisharean mo siya. It can be kasabay mo sa pampublikong sasakyan, kasabay mo sa trabaho, kasabay mo sa paglalakad. Lord, anong gusto mo? Ito ba, shisharean ko? Sige, sabihan mo ako, Lord. Ayan. Pag-pray mo siya. Ewan ko lang. Praise the Lord. Amen? Kaya ngayon, hindi ka lang mapagmatsyag. Mapagsabip ka pa. Maging Marites ka. O Marites and Mariotes. Para lalaki at babae na. Verse 31, sabi niya, sumagot yung eunuch, how can I, he said, unless someone explains it to me. Paano yan?
Maliban na lang, may magpaliwanag sa akin. Anong ginawa? So he invited Philip to come up and sit with him. Alika rito. Yan. Nag-usap sila. Praise God. At pagkatapos nila mag-usap, ito ang naging bunga. Anong naging resulta? Verse 34. The eunuch asked Philip, "Tell me, please, who is the prophet talking about himself or someone else?" Yun. Nagtanong na. Sino? Nagtanong na tong eunuch kay Philip. Oh, verse 35. Then Philip began with that very passage of scripture and told him the good news about Jesus. Yun. Sa pagsishare mo, may mga tanong. Doon, pagkakataon. Kaya pag may nagtanong sa'yo, pagkakataon na na mag-share mo. Magkano pamasahe ngayon? Pagkakataon mo na yun. Alam mo, kailangan nung makilala si Lord. Bago ko sabihin kung magkano pamasahe. Tindi, no? Yung ganyan kaka-on fire, may tinatanong lang sa'yo. Diba? Oh. Kung kaklase mo nagtatanong, anong sagot dito? Oh. Alam mo, kailangan makilala si Lord para mag-aaral ka mabuti. Praise the Lord. Yung may nagtanong sa'yo, pagkakataon mo na yun, sharean mo. Hmm. Kaya then Philip began with that very passage of scripture and told him the good news about Jesus. Praise God. Verse 36, anong naging bunga? As they traveled along the road, kapag nagbunga-biyahe sila, hindi na sumasabay, kundi nakasakay na, they came to some water and the eunuch said, may nakitang mga tubig. Ano yan? Look, here is water. Why shouldn't I be baptized? Grabe, desidido yung nasyeran nyo. Tubig ko, sabi niya, tubig. Sabi niya, bautismuan mo na ako dyan. Kasi noon po, hindi naman polluted ang mga tubig. Praise God. Amen ba? Oh, malinis eh. Dyan, nag-decide kagad magpabautismo, nagsuko kagad ng buhay. Purihin ang Panginoon. Amen? Pero bakit siya nakawin ng soul? Natutong makinig, natutong sumunod. Sabi mo sa katabi mo, sana tayo din. Ah. Praise God. Hallelujah. O, di ha? Sa ibang bagay, nahiya ka. Kay Lord, hindi ka nahiya. I mean, kay Lord, mahiya ka. Huwag ganun. Amen? Verse 38, and he gave orders to stop the chariot, then both Philip and the eunuch went down into the water, and Philip baptized him. Bakit? Biruin mo. Nagbautis mo siya. Ready po yung eunuch. Eh, VIP. Eh, alam nga naman siya, hindi maging ready. Sabi niya, bakutisman mo na ako. Huwag, wala akong baong damit. Hindi, baraya sila, basa. Oh, pero decidido. Sana ikaw din. Amen? Amen! Oh, sino yun? Hindi ano? Sino ulit yun? Sino yun? Ah, hindi niya na. Ulitin ko sa umpisa. Ulitin ko. Praise God. Ulitin. Praise God. Philip, sana maging maraming Philip dito. Praise the Lord. Hallelujah. Sana may mga Philip dito. Eh, babae po ako. Eh, di Pilipa. Praise God. Number two. Na on fire, sharing the gospel. Number two, si Paul. Si Philip, eh no, he listened to the voice of God and obey God's instruction. Number two naman, Paul. Paul testifying to what happened to him on the way to Damascus. Sino? Sino tong Pablong to? Ito yung dating Saul. Saul. Yan. Praise God. Isa pong aral kay Gamaliel. Sikat yun po. Matalinong tao. Praise God. Pero siya po ay ano? Bago makakilala sa Panginoon, siya po ay isang persecutor. May kinalaman siya sa kamatayan ni Stephen. Siya ang nagbigay ng instruction. Bakit? Anong ginagawa niya? Pinipersecute yung mga naniniwala kay Lord sa Panginoong Hesukristo. Pinipersecute. Siya ang nagbigay ng go signal kay Stephen para batuhin hanggang sa mamatay. Oh. Pero para kay Paul yun, kaya niya ginagawa at that time. Para sa kanya, ginagawa niya yun para sa Diyos niya. Hello, amen ba? Akala niya para sa Panginoon yun. Mali. Ha? Passionate siya sa pagsunod noon sa Diyos niya na mali naman. Kaya nga, itinama siya ng Diyos eh. Amen? Kaya anong nangyari? Ito po. Okay. Nakilala niya on the way to Damascus. Alam niyo, ibang klase ang kaparaanan ng pagtawag kay Pablo. Bakit? Nakasakay siya. Praise God.
nahulog. At nung nahulog, nabulag 3 araw. Doon siya kinausap ni Lord. Kasi medyo persecutor eh. Kaya mahirap po maging persecutor. Mahirap ng tigas ulo. Praise God. Hallelujah. Eh, tragic. Naalala niyo yan? Sabi ko, yung 3 ways of learning. Easy way, hard way, tragic way. Why easy way? Fast learner. Why hard way? Slow learner. Why tragic? Hard-headed. Anong gusto mo? Pag easy way, mabilis matuto eh. Pag hard way, medyo mabagal matuto. Hard way. Hindi hardware, ha? Hard way. Kasi magsikap ka. Pero ang pinakamatindi doon, yung third, yung tragic way, hard-headed. Nako, nangyari yun kay Paul. Tragic. 3 days yun, ha? But the thing is, kinausap siya ng Panginoon na naging dahilan yun na nakilala niya si Lord. Kung siya noon, persecutor siya, passionate siya, nakilala niya si Lord ngayon, passionate din. Ito ang tagpo kay Paul na gusto kong i-share sa inyo. Ano yun? Nagpapatotoo siya sa ginawa ng Diyos sa kanya. Saan? Acts chapter 26, verse 19. Sino ang kaharap ni Pablo? Sino? Nakita niyo ba? Nakikita? Verse 19. Sino ang kaharap niya? Pati sa online, nakikita, no? Oh. Sino ang kaharap ni Pablo? Isang hari. Si King Agrippa. Praise God. Kanino siya nagpapatotoo? Kanino siya nakaharap? Sa isang hari. Praise God. Ano sabi niya? Kasi nag-testify siya. Kaya sabi niya sa verse 19, siniyotkat ko na lang, so then, King Agrippa, I was not disobedient to the vision from heaven. Yun ang maganda. Kaya nga sabi ko, be passionate. Saan? In doing the vision. Just like Paul. Sabi niya, I was not disobedient to the vision from heaven. Praise God. Kaya siya ay nagtetestify sa harapan ng hari. Praise God. Verse 20, ano sabi niya? First to those in Damascus, then to those in Jerusalem, and in all Judea, and to the Gentiles also. I preach that they should repent and turn to God and prove their repentance by their deeds. Harap kaharap hari, kaharap, ilagay mo na presidente o prime minister, nagsasabi siya, oh, eto, pinatotoo niya yan. Kung babasahin niyo ang buong Acts, chapter 6 ng buong Acts, nakita niyo nagpatotoo siya doon, nag-testify siya doon. At sabi niya, I preach that they should repent. Pinapangaral ko to na ano, dapat ay ano, mag-repent. Magsisi. Oh, turn to God and prove their repentance. You need to prove your repentance by their deeds sa pamamagitan ng inyong gawa. Patunayan niyo, talagang kayo nagsisi. Kaharap niya sino? Hari. Verse 21. That is why the Jews seized me in the temple courts and tried to kill me. Yan. Dati, siya ang persecutor. Ngayon, siya na ang napipersecute. Kaya maliwanag ang Bible eh. Ano tinanim mo, aanihin mo. Amen? Pero dito naman, inaniman niya, pero sa magandang kaparaanan naman, sa paghahayag ng salita ng Panginoon. Praise God. Amen ba? Verse 22. But I have that God's help to this very day. Look at this. The moment you are testifying, praise God, for God's glory. Ayano, araw-araw yan. Ayano, tutulungan ka ng Panginoon. Ingatan ka ng Panginoon. Pagpapalain ka ng Panginoon. Definitely, gusto mo yan. Amen? Kaya, I have had God's help to this very day. And so, I stand here and testify to small and great alike. I am saying nothing beyond what the prophets and Moses said would happen. 23, that the Christ would suffer and as the first to rise from the dead would proclaim light to his own people and to the Gentiles. Look at this. Anong ginagawa ni Paul? He was testifying to the king. Sinong king na yun? Si King Agrippa. Ipinapatotoo niya yung kanyang naranasan, yung ginawa ng Panginoon sa kanya. Verse 24, at this point, tingnan niya, habang nagpapatotoo siya, ano ang nangyari? May disturbance. Anong ginawa niya?
Festus interrupted Paul's defense. Harap niya. Ano sabi niya? You are out of your mind, Paul. Tindi, oh. Kakahaya yun, ha. Sabi niya, you are out of your mind. Ano sa Tagalog yun? Asa labas ang utak mo, Pablo. Tama ba yung interpretation ko? Asa labas utak mo? Mambira. He shouted, your great learning is driving you insane. Parang sa labas. Sa katalinuhan, oh, sino yan? Papasukin nyo, sino yan? Sige. Pasok, pasok, come on, pasok. Yan. Praise the Lord. Buti na, narinig mo, Joanne, yung ikatok, yan, sige. Praise the Lord. Kasi sabi niya, your great learning is driving you insane. Yan, sa katalinuhan mo, nabaliw ka na. Praise God. O nga, no? Bakit, pansinin nyo, yung karamihang baliw, matatalino, no? Ha? May kilala kayo? Talino pero nabaliw? Eh, paano yung hindi matalino? Ay, baliw nga kasi talaga yun. Praise the Lord. Pero yun, binalikan niya nga, no? You're out of your mind. Mahala ka na sa sarili mo. Mahala ka na, bakit? Sa katalinuhan mo, nagkaganyan ka. Kaya, ayaw ko kung may naringgan na kayo. Noon to, sikat to noon, lalo na nung, ano, 80s. Na pag nagbasa ka raw ng Bible, masisira ulo mo. Ewan ko kung may nagsasabi sa inyo, ang pagbasa ka ng Bible, masisira ulo mo. May nagsabi na sa inyo yun? Oh. Ha? Yan. Oh. Nasabihan ka ng ganun? Divine? Ay, akala ko ikaw yung sa amin meron po. Hindi ba ikaw yun? Ha? Ah, ikaw ba? Sinabihan ka nang nagbabasa ka na, sisira ulo mo, sabi? Sabi sa'yo, ano sagot mo? Eh, hindi kaya, dati na ka mo. Joke lang. Anong sagot mo? Naintindihan mo naman, sabi mo. Ano yung sabi niya, sira na ulo mo. Sabi mo, naintindihan ko naman. hindi ba ganon? Pasensya ka na, mali ang pagpakaintindi. Alam mo, kasi ano, madali akong umintindi kasi. Ganun lang pagkakaintindi ko, matindali akong umintindi, ha? Akala ko sa amin, sira na ulo mo. Oh, naintindihan ko naman. Joke lang. Sige. Namulan na tuloy. Praise God. May nagsa... Oh, kasi, kumbaga sa ano, pang ano nila yun eh. Masisira ulo mo dyan. Maging ganyan. Pamihira. Kamaniwala doon. Hindi yun totoo, Zell. Na masisira ulo mo pag nabasa ka. Praise the Lord. Oh, hallelujah. Anong sagot ni Paul? Sabi niya, I am not insane. Most excellent Festus. Muntik na magkamali. Hindi ako sira ulo. Bestos pala. Paul replied, what I am saying is true and reasonable. Hindi ako sira ulo. Totoo ito. Praise God. Verse 26, the king is familiar with these things, sabi ni Paul. And I can speak freely to him. I am convinced that none of this has escaped his notice. Because it was not done in a corner. Hindi palihim to. 27, King Agrippa, sino ang hinarap? Merong nag-interrupt si Festus. Pero sinabi niya, hindi ako sira ulo. Sabay ganun, balik sa kausap sa hari. Bakit? Kasi ganyan talaga pag ikaw nagsishare. Focus ka lang doon sa gusto mong maabot. Kahit ano pang sabihin, focus ka lang doon, balikan mo. Kaya binalikan niya si Haring Agrippa. Sabi niya, King Agrippa, do you believe the prophets? Siya nang sumagot, I know you do. Naniniwala ka ba? Kaya pag may sinisharon ka, may interruptor dyan. Huwag mong pansinin. Harapin mo ulit yung sinisharon mo. Naniniwala ka? Alam ko, naniniwala ka. Praise God. Amen? Bakit? Porsigido siya eh. Nasharon eh. Ganun tayo dapat. On fire tayo. Maging passionate tayo. Doing the vision. Amen? Amen? Later on, God will reward you. Praise God. Kaya kung may pinagpipray ka, hallelujah.
isama mo si Lord sa plano mo. Sundin mo yung pinagagawa niya. Bakit? Yung gusto mong makamtan, madali na lang yun, susunod na. Amen? Kaya pagdating sa verse 28, sabi niya, then Agrippa said to Paul, do you think that in such a short time, you can persuade me to be a Christian? Kasi sinabihan na niya, oh, naniniwala ka, hari, sa propeta. At alam ko, naniniwala ka. Pinangunahan na niya. Praise God. Umalma si Agrippa. Sabi niya, palagay mo, makukumbinsin mo ko sa maikling oras lang. Pero sabi, magiging Christian ako. Pag gano'n sinisharean mo, malapit na yon. Sa maikling oras, oo. Kahit sa ilang minuto lang, pwede. Praise God. Hello, amen? Verse 29, Paul replied, short time or long, I pray, God, that not only you, but all who are listening to me today may become what I am except for this change. Papa, tindi oh. Grabe oh. Sana, kanina sabi ko, sana may mga Philip dito. Ngayon naman, sana may mga Paul dito. Amen? Sabi niya, maikli o mahabang panahon, panalangin ko na ano, hindi lang ikaw, hari, kundi lahat ng nakikinig sa akin dito ngayon ay maging katulad ko. Purihin ng Diyos. Amen? Amen? Alam ko, yung iba nasa, hindi naman ako katulad nung pastor, marunong ka magturo, magagagan. Hindi naman po ako ganito dati. Praise God. Hindi ko nga alam na may calling ako kay Lord eh. At alam niyo ba ang pinagsimulan ng pagpapastor ko? Bakit ako na-convince? Yung pastor ko, asa langit na ngayon eh. Ha? Bigla akong pinatayo. Oh, sabi niya, oh, Brother Sergio, pakibasa nga ito. Tagalog. Inayos ko pagbabasa ko. O alimbawa, pero hindi ito yung pinabasa. Alimbawa, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Binigay niya ang bugtong niyang anak upang sino mang sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Binasa ko ng maayos. Sabi ng teacher, sabi ng pastor ko na kapwa ko rin taga Pangasinan. Sabi niya, may tawag ka kay Lord. Sabi ko, hindi ko po narinig. Tinatawag ka ni Lord. Sabi ko, nagbasa lang ako ng maayos, tinawag na ako ni Lord. Oh, praise God. Pero yon tumatak sa puso ko yon, pati sa isip ko yon, yung pagkakarinig kong yon, Lord, tinatawag mo ba ako? Tinatawag mo ba ako? Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. At yun, nangyari. Since then, that was 1982 until now. Glory to God. Kaya sabi ni Paul, hindi lang ikaw, hari, lahat ng nakakarinig ngayon. Hello? Amen? Amen? Verse 30, the king rose, and with him the governor and Bernice, and those sitting with them. 31, they left the room, and while talking with one another, they said, this man is not doing anything that deserves death or imprisonment. Nakita nila yung kabutihan ng Diyos sa buhay ni Pablo. Praise the Lord. Amen? Glory to God. Tingnan mo ha, iingatan, puprotektahan, pabor dadaloy sa'yo kung ikaw ay maging on fire sa pagsishare ng gospel. Praise God. Why not gawin mo? I challenge you. Praise the Lord. Amen? Glory to God. Kahit hindi kita pinagbasa, tinatawag ka ng Panginoon. Ba't wala akong marinig? Maglinis ka ng tenga mo. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. What do I mean? Hindi ka nakapokus eh. Paano mo maririnig? Hindi ka nakapokus eh. Focus on God. Amen po ba? Praise the Lord. Panghuli. Bibilisan ko lang po ito. Oh, number three, Andrew. Sino yung una? Sino yung pangalawa? Ha? Sino yung pangatlo? Oh, praise God. Kailangan natin to. Bakit? PPA. Yung ambag kasi na ng PPE. Yun lang, mali pala ako. Yun naisip. Andrew to. Si Andrew. Andrew. Inalang yung Andrew. PPE, mali pala yung naisip ko. Erase na lang yun. Erase. Kailangan natin to. Ako, kala ko PPE. Mali pala, PPA pala to. Philippine Port Authority. Praise God. Sino tong Andrew ito? Kalimutan nyo na yon. Ito yung kapatid ni Peter na nung
may natutunan, may narinig, may na-experience, ay ano, ibinahagi rin niya sa kanyang kapatid. Amen ba? Sino to? Si Andrew. Yan. Praise God. John chapter 1, verse 40. Andrew, Simon Peter's brother, was one of the two who heard what John had said and who had followed Jesus. Ano ito? Si Andrew daw, na kapatid ni Peter, ay ano, isa sa ano, nakarinig kay John. Yung sa sinabi ni John. Oh, at sumunod kay Jesus. Nakarinig ang sumunod. Ang next sa pagnakinig, ay ano, susunod na kay Jesus. Kaya kailangan, ay ano, marinig nilang salita ng Diyos at yun ay susunod. Kaya yung mga nakikinig dito, marunong sumunod. Amen. Praise God. Ano ang una? Narinig. Verse 41, ano sabi? The first thing Andrew did was to find his brother Simon and tell him, we have found the Messiah, that is the Christ. Ano yun? Una, nakinig. Pangalawa ay ano? Hinanap niya ang kanyang kapatid at sinabi ang alin? Yung narinig niya. Kaya una, nakinig. Pangalawa, sinabi, isinier. Sinabi niya, ibinahagi niya yung narinig niya sa kanyang kapatid. Kaya ngayon, ikaw na nandito ngayon, pag uwi mo, sabihan mo yung kapatid mo, sabihan mo yung nanay mo, sabihan mo yung tatay mo. Alam nyo, naka-attend po ako. Alam nyo, gumaan ang aking dibdib. Praise God. Alam nyo, nagkaroon ako ng ganitong, hindi ko may paliwanag. Kaya, halay kayo, makilala natin ang Panginoong Hesukristo. Kaya pinagsabi niya, verse 42, last yan, he brought him to Jesus. Yung narinig niya, ipinagsabi niya. Yung pangatlo, ayan o, dinala niya kay Jesus ang kanyang kapatid na si Peter. And he brought him to Jesus. Jesus looked at him and said, you are Simon, son of John. You will be called Cephas, which when translated is Peter. I repeat, yung una, napakinggan. Pangalawa, ipinagsabi. Pangatlo, dinala niya kay Jesus. Kaya yung sinisyeran mo, dalin mo kay Jesus. Amen? Amen? Palakpakan mo nga si Lord. Purihin ang Panginoon. Sige, tumayo po ang bawat isa. Inuulit ko, dapat ang bawat isa ay breakthrough believers. Maging passionate. Breakthrough believers are people of passion. Praise God. Ano ang passion natin? Magiging passionate tayo saan? Sa pag-share ng gospel. Why? That's our vision. Passionate in doing the vision. Amen? Kaya tingnan niyo po. Alam niyo, magugulat ka na lang. Dadalhin ka sa iba't ibang lugar. Imbitahan ka mag-testify. Bakit? Dahil sa ginawa ng Panginoon sa iyo. Ulitin ko. May tawag. Pakinggan mo ang calling ni Lord. Kaya know your calling in God. Meron pong fivefold ministry. Ano po yun? Teacher, pastor, evangelist, prophet, apostle. Know your calling. Hindi ka lugi na tumugon sa panawagan ng Panginoon. And I repeat, hindi pa huli ang lahat. Ang panawagan ito ay hindi lamang sa mga kabataan, kundi maging sa mga katabaan din at sa mga nasa wastong edad. Kapatid, may calling si Lord. Gusto niyang gamitin ka for His glory. Amen? Hallelujah. Let's pray. Salamat sa iyong salita, O God. Tumimo ito ng malalim sa puso ng bawat isang nakikinig. Salamat po dahil ikaw ay tumutugon sa aming panalangin. Salamat po, Panginoon. Bumaon ito ng malalim sa aming puso at magre-response kami. Susunod kami. Gagawin namin yung pinagagawa mo sa amin. Thank you, Lord. Let's worship God. Oh.
ngayon ay magpapaanyaya. Nais mo ba na maranasan ang Panginoon? Nais mo ba maghari siya sa buhay mo? Nais mo ba siyang gawin, Panginoon, at tagapagligtas na iyong buhay? Nais mo bang gabayan kanya? Nais mo bang pangunahan kanya? Kung nais mo, pagpipray kita, itaas mo lang iyong ang iyong kanang kamay. Ang iyong kanang kamay. Nagsasabi, Lord, sinusuko ko ang aking buhay sa iyo. Gusto kitang maranasan. Ikaw ang aking Panginoon. Salamat sa iyong salita. And if that is your decision, raise your two hands right now. Dalawang kamay naman. Praise God. At just focus on God. Nakapikit lang ngayon dalawang kamay. Maging ano yung ang mga nasa online. This is your first time. O kaya kinakausap ka ng Diyos sa oras na ito. Huwag mong sasayangin ang pagkakataon ng Panginoon. Hallelujah. Patatawarin ka niya sa lahat ng iyong kasalanan. Lilinisin ka niya. Ililigtas ka niya. Magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Dalawang kamay ngayon ang taas mo. Sumunod ka sa akin sa panalangin. Lakasan mo lang. Pati yung mga nasa online. Tayo lang kayo. Taas ang inyong dalawang kamay. Sumunod kayo sa panalangin ito. Ng buong puso. Lakas mo. Panginoong Diyos. Ako'y nagpapasalamat. Nagpupuri sa iyo. Dahil narinig ko ang iyong salita. At sa oras na ito, nagre-response po ako, Panginoon. Nagpapakumbaba. Humihingi ng tawad sa lahat ng kasalanan na aking nagawa. Patawarin mo ako, Panginoon. Linisan mo ako ng iyong kabanal-banalang dugo. At sa oras na ito, nagdedesisyon ako na buksan ang aking puso. Ipinapahayag ng aking labi na mula ngayon, Panginoong Jesus, ikaw na ang aking Panginoon. Ikaw na ang aking tagapagligtas. Salamat po sa kapatawaran at sa buhay na walang hanggan. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Congratulations. Ganun lang po kasimple. Pero sa ang Panginoong Jesus ay nasa iyong puso. Pinatawad ka niya, iniligtas mo. God bless everyone.